At ngayon, mga gilo naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Veronica, nag-umpisa na pala ang laban nila Benito at Intoy. Naku, ang daming tao nanonood at nagpupustahan pa sila. Oo nga eh. Naku, delikado na naman ang manok natin. Siguradong mananalo na ang Intoy na yan. Ang laki-laki ng tiyan eh. Ha? Veronica, tapos na yata ang laban. Oo nga, nagsisigawan na sila. Sino kayang nanalo, Pining? Halika, Veronica. Lumapit tayo. Tignan natin kung sino ang nanalo. Halika, bilisan mo. Halika. Anong nangyari? Sinong nanalo? Ikaw naman siya. Nakatay na yata. Isunod natin sa hospital. Bakit? Anong nangyari? Sinong nanalo? Pining, tignan mo! Ha? Hindi totoo ito. Hindi! Anong nangyari kay Kapitan? Bakit siya nakahiga? Ay, kinatake siya. Nagpapalik saan sila Benito. Ano? Diyos ko! Tulungan niyo kami! Isugod natin sa ospital si Kapitan! Dali ninyo! Malas talaga, pare. Pinatalo si Intoy. Paano nangyari yun? Paano? Hindi ko nga alam, pare. Ang takaw ni Intoy, halos sakmalin pati lalagyan ng pagkain. Yun lang ang pinagtataka ko eh. Kung bakit siya natalo. Agawan na dong. Alam na namin yung sasabihin mo, boy. Natalo si Intoy. Pangalawang talo na ng team natin yan. Malas talaga. Malas! Kagawa, hindi yan ang sasabihin ko. Ah. May iba. Check na kakatuwa ninyong dalawa. Ano yan, boy? Hindi nyo ba alam ang nangyari kay Kapitan Karyong kanina? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Boy? Habang nagpapaligsahan sila Benito at Intoy, inatake siya sa puso na heat wave. Ayun, isinugo na naman siya sa ospital. Ano? Nako. Nakakasawa ng balitang yan. Lagi na lang inaatake pero hindi mamatay-matay. Buisit ang karong na yun. Pare, ano kaya kung puntaan na lang natin sa ospital at tuluyan na natin na siya? Paano natin tutuluyan? Babarilin natin? Di maraming makakarinig. Mahuhuli tayo, pare. Hindi natin na babarilin, pare. Ha? Pagdating natin sa ospital, kukuha tayo ng damit ng doktor o kaya nurse. Isuot natin para hindi tayo makilala. Tapos, papasok tayo sa kwarto niya. At sasakalin natin siya hanggang hindi siya mangisaya at mamatay. Oo. Sige, isama mo si Bunjeng at gawin ninyo yung naisip mong paraan para mapatay niyo si Karyong. Ang ibig mong sabihin, hindi ka sasama, pare? Di ba't ikaw ang nakaisip niyan? Kaya ikaw rin ang gumawa. Ano? Nandito na ako sa bahay.
Wala akong nakitang pwedeng makainuman. Ay, bisit. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapansin sa bahay. Yung kuya ko na inaasahan kong tagapagtanggol ko ay naging kaaway ko. Pres, sa pamamagitan ng naisip kong ito, makakaganti ako sa inyo. Nakapag-desisyon na ako. Kakampin ako kina Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa ninyo sa akin. Ayun si Veronica. Kitang-kita ko na pumasok na sa kwarto. At nandun na rin si Caro. Tatawagan ko si Rodolph at sasabihin ko na huliin na niya sakto ang asawa niya. At ang asawa ko. Napuno na ako, Caro. Kaya patawarin mo ako sa gagawin ko. Patawarin mo ako! Mabuti na lang, ate. Ante, grabe ang pagka-atake ni Kapitan. Ano? Sabi ng doktor, hindi raw atake ang nangyari kay Kapitan. Ha? Nagkulang daw sa oxygen. Dahil sa heat wave, kaya nawala ng balay. Pinadake naman sa puso, Hindi pala. Palso. Oo. Kaya sige na. Pagpatuloy na natin ang pagbubunye. Okay. Nakadalawang panalo na ang Team High Blood. Pero ang Team Heatwave, zero pa rin. Paano yung pagkaharap ninyo ni Kagawad Adong? Dating champion pala sa SFC yun, noong araw. Oo. Kagawad ka, Kagawad Bintang. Nabalitaan ko na rin yan. Oh. Pero hindi ako natatakot. Ha? Hindi nga natatakot? Hindi. Champion yun. Hindi lang ang isipin yan. Wala akong pakialam sa kanya. Ay, dati siyang champion sa SFC nung araw. Mabuti pa. Huwag na natin pag-usapan dyan. Basta bahala na bukas kung anong resulta ng pagsasampalan namin ng mukha ni Kagawad Adong. Panglalaban nilang Kapitan at Kagawad Adong. Meron pa silang laban. May tiwala naman ako kay Kapitan. Ay, naku, panayangin sa'yo ni Kagawad Asyong. Puro mahuhusa yung kinuha niyang trainer at coach niya. Aba, wala akong pakialam kung pinakamagaling ba ng coach at trainer nila. Basta lalaban kami ni Kapitan. Baka na lang ninyo ang susunod na kabanata. Sige na. Itong baba kong pinapansin mo Tagay na, tagay! Inom! Ang cellphone ko. Nagreging, masagot nga. Sino kaya itong tumatawag? Hindi naman nakarestro sa akin, ha? Hello? Sino to? Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Saan sila naroon? Saan? Ano? Hello? Hello? Pinatay na. Sino kaya ang tumawag na yun? Parang tinakpan niya ang kanyang bibig, para hindi ko makilala. Totoo kayang sinabi niya na may ginagawang milagro sina Veronica at Kapitan? At doon daw mismo sa bahay nila Pining? Uwi ako kagad. Gusto kong matiyaka. Kung totoo ang sinabi ng misteryos ang tumawag sa akin. Mga kasama! Oh! Uwi ako sandali, ha? Babalik ako kagad. Sige, pare! Pagbalik mo, magdala ka rito ng 2 buti ng alak, ha? Oo, pare! Palapulutan! Babalik ako kagad. Okay. May ayusin lang ako. Sige.
Ayun na si Rodolph. Nagpaalam sa mga kasama niya. Uuwi na siya. Malas mo, Karyong. Mahuhuli na kayo sa aktor ni Rodolph. Inapinin niyo ako ni Kuya. Kaya gaganti ako sa inyo. Mahal na mahal kita, Karyong. Pero hindi ko na nadarama ang pagmamahal mo sa akin. Naloko ka na sa mga babae. Una si Kulasa, pagkatapos si Shirley. Pinatulan mo rin si Tinten at ang bago, itong si Bibang. Mga malalandi kaya. Ito na bang si Karyong? Nilandian sila. Makakaganti rin ako sa inyo. Lintik lang ang walang ganti! Tahimik na tahimik sa lunong bahay nila, Pineng. Palagay ko, kasalukuyang nilalasap nila ang ligaya. Hayop ka, Veronica. Kung totoo ang sinabi ng tumawag sa akin, hihiwalayan na kita kagad. Ayaw na ayaw ko ang lukuhan. Minahal kita ng lubusan. Pero ganito pa bang igaganti mo sa akin? Bakit mo nagawa ito sa akin, Veronica? Bakit? Oh, dito muna ako. Magmamanman ako. Ihahanda ko ang video ng silpon ko. Bibidyuhan ko sila. At isusumbong ko sila kay Idol Senador Chubino. Ano? Kumusta na ang pakiramdam mo sa ginagawa ko, Kap? Ganyan, Veronica. Nagiginawanan ko. Wow, ang sarap! Paano ba yung ginagawa mo, Veronica? Turuan mo ko para matulungan kitang magmasahe kay Kap. Ganito lang yan. O, gayahin mo ito. Sige, gayahin mo. Sige, gagayahin ko. Wow, ganyan. Ako, ang sarap-sarap yung ginagawa nyo. Inaalis ang stress ka. Wow, ang sarap talaga. Ayan, tumitirik na ang mata ni Kap. Sasarap. Ay, kabay mo dat. Ano yun? Mga traitor kayo! Ha? Mapapatay ko kayo! Huli kayong sakto! Ikaw! Rudolph! Anong nangyari sa'yo? Ano? Ang ibig mo sabihin, may sumisira kay Kapitan. Oo, Kagawad. Ayon kay Rudolph, may tumaw daw sa kanya na parang tinakpan ang bibig para hindi makilala. At sinabing nagtatalik si Kapitan at si Veronica doon sa bahay namin. Kaya dali-daling umuwi at biglang sinipa ang pinto. At yun nga, nadatnang kaming minamasahe namin ni Veronica si Kapitan. Dahil masakit na masakit ang kanyang katawan. Anong sinabi niya, no, Kapitan? Tinanong niya si Rudolph kung bakit niya tinadyakan ang pinto. Hayon, humingi siya ng paumanhin. Pinagalitan ni Kapitan tuloy. Sabi niya, huwag siyang basta-basta maniniwala sa mga tumatawag na hindi kilala. At baka raw pa ka na yun nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Ganun ba? Kaya ikaw, mag-ingat ka. Baka isusunod kang siraan. Magsusumbong sila kay Adonis ng kung ano-ano para siraan ka. Sasabihin nilang
nakikiapid ka sa akin. Ano? Ikaw naman kagawad. Kung magkikikabit man ako, pipiliin ko yung mas gwapo kaysa kay Adonis. Oh, wag na nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, maghanda ka na dahil bukas na yung laban mo kagawad. Kailangan manalo ka rin. Huwag ka mag-alala. Nakahanda ako para sa laban ko bukas. Huwag kang magpapatalo. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para hindi makapurma yung kalaban mo. Oo naman. Promise yan. Ako ang mananalo bukas. Pare, nanalo ang bata natin. Nanalo siya. Oo, pare. Ayos. May panalo na tayong isa. At kasalukuyang nakikipaglaban yung ibang katim natin. Oo, pare. Sana walang matatalo sa team natin. Tumatawag yung reporto natin na doon. Sandali, sasagutin ko, pare. Hello? Hello, kagawa na siyong? Ay, ikaw pala, Russell Sumera. Oh, anong balita? Kagawad, magandang balita. Nanalo lahat ng Team Heatwave sa lahat ng palaro ngayon. Ano? Ayos. Oh, pare Adong, panalo na naman tayo. Eh, dalawa lang yung panalo kinakaryong. Tayo. Eh, tayo ang makakakuha ng maraming panalo. Russell Sumera, ano ang susunod na palaro dyan ngayon? Susunod na yung pabilis ang paghuli ng kobra. Ilang sandali lang ay mag-umpisa na. Galong ba? Sige. Sana manalo pa rin yung team natin. Sige, Russell Sumera. Kung sinong mananalo dyan, i-report mo kagad sa akin, ha? Yes, kagawad. Ito po si Russell Sumera. Reporting live. Roger it out. Pare. Naniwala ka na. Oo, Kwan. Oo. Masayang-masaya ako. Ay, mas lalo na ako, pare. Ano? Nakahanda ka na ba sa laban ninyo ni kagawad gusting bukas? Ha? Pare, handa-handa na ako na makasagupa sa isip si kagawad na gusting. Parang nakikita ko na, pare, ang tagumpay. Tayo ang mananalo. Mabuhay ang Team Heatwave! Mabuhay! Kagawad, hindi nakapurma si kagawad na doon kay kagawad gusting. Wala pang isang minuto, talo na kaagad. Nahilong kaagad si kagawad na doon sa lakas ng sampal ng kagawad gusting. Nasaksihan ko. Parang nadaya yata si kagawad na doon eh. Kaya ipaghihiganti ko siya. Ilang sandali na lang, mag-uumpisa na ang laban ninyo sa UFC ni Kagawad. Kapitan Karyong pala. Oh boy, papatay ko ang Karyong na yan. Babaliin ko yung leeg para mamatay na siya. Ano? Baka makasuhan ng kagawad, magunis dili ka. At ngayon, mga kaibigan, masasaksihan na natin ang laban ng dalawang dalumbhasa sa UFC. Sina Kapitan Karyong at Kagawa Nasyong. Salubungin natin sila ng masigabong palakpakan. Ito na ang katapusan mong Karyong ka.
kung hindi ka mamatay-matay sa atake, sa COVID at sa heatwave, mamamatay ka na sa pamamagitan ng aking mga kamay. At ngayon, mga kababayan, umpisa na ang laban! Itong sa'yo. Sino kaya ang magwawagi kina Kapitan Karyong at Kagawad Asyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!